Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Ang kwentuhan natin today ay tungkol sa top 5 movies na base sa mga krimen na nangyari sa mga totoong tao sa totoong buhay. Sabay-sabay nating alamin ang mga kwento sa likod ng mga blockbuster movies na ito at ang mga kalunos-lunos na mga krimen sa pagitan ng mga pelikula. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shaney at welcome sa Kwentuhan sa Dilim, kung saan ako ang bahalang magkwento sa inyo ng mga totoong krimen at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakisabi na rin po sa like button na hanggang alas 10 lang ng gabi ang video ko sa susunod niyo siyang makita. Okay, umpisahan na natin ang kwentuhan. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang Zodiac ay batay sa mga makasaysayang kaganapan mula sa Amerika. Ito ay sa direksyon ni David Fincher at ipinalabas noong 2007. Ito ay batay sa salaysay ng isang hindi kilalang individual mula noong 1960s. Ang pelikula ay ibinase sa dalawang non-fiction book ni Robert Graysmith na nagdetalye sa talambuhay ng unknown serial killer pati na rin ang kanyang sariling pagsisiyasat tungkol sa mga pagpatay. Siya ay isa sa mga staff ng San Francisco Chronicle nang lumabas ang mga ulat tungkol sa hindi kilalang mamamatay na nagdulot ng kanyang personal na interes at pakikipag-ugnayan sa kaso. Ang Zodiac Killer ay isang serial killer na nag-operate sa Northern California. Sa kabila ng 5 lamang ang napatunayang kanyang biktima, sinasabi mismo sa sulat ni Zodiac na 37 individual na ang kanyang napatay sa panahon na siya ay aktibo. 2 lamang sa kanyang biktima ang nakaligtas sa kanyang mga krimen. Hindi naging kilala ang bansag na Zodiac hanggang sa nagsimula siyang magsulat ng mga liham sa mga mamamahayag at mga publisher. Nagbanta siya ng mga massacre at bomba kung hindi mailalathala ng mga pahayagan ang kanyang sulat na naging sanhi ng hindi matatawaran na takot ng mga residente. Ang kanyang mga sulat ay naglalaman ng 4 na code. 2 sa mga ito ay hindi pa rin nalalaman ang tunay na ibig sabihin. Hanggang ngayon, hindi pa rin sigurado ang tunay na pagkakakilanlan sa pagkatao ni Zodiac Killer. Ang pelikulang ito ay batay sa isang unsolved killing spree na yumanig sa South Korea noong 1980s bilang unang high-profile serial killer case sa bansa. Sa pagitan ng 1986 at 1991, 10 babaeng biktima ng mga teenagers hanggang 70 years old ay natuklasang ginahasa at brutal na pinatay sa Wasong Gyeonggi Province, timog ng Seoul. Ang mga krimen ay humantong sa pinakamalaking kriminal na kaso sa South Korea na may libo-libong mga suspect na pinaghinalaan habang ang bilang ng pagpatay ay tumataas at ang mga residente ay napuno ng takot at pangamba. Ang kaso, gayunpaman, ay nanatiling unsolved sa loob ng 30 taon. Ayon sa Hollywood Reporter,
Sinabi ng mga opisyal mula sa Gyeonggi Namburk Provincial Police Agency noong Setyembre 2019 na isang lalaki ang tumugma ang DNA sa unknown killer matapos ipadala ang kanyang DNA sa National Forensic Service. Natakpuan ang DNA ni Lee Chong-je at inamin niya noong 2019 ang pagpatay sa 14 na babae. 10 sa kanila ay nauugnay sa mga pagpatay sa Washoe. Nasa kulungan na si Lee Chong-je nang malaman ang koneksyon sa kanyang DNA na nakakuha ng habang buhay na sintensya noong 1994 para sa panggagahasa at pagpatay sa kanyang hipa. Ayon sa pelikula, tatlong magkakaibigang manlalakbay na nasa 20s ang bumalik pagkatapos ng paglalakbay nila sa Wolf Creek National Park sa Australian Outback upang matuklasan na hindi nag-i-start ang kanilang sasakyan. Nakakuha sila ng tulong mula sa isang mabait na lokal na bushman. Hinila niya ang kanilang sasakyan sa kanyang tinitirahan na isang abandonadong mining site. Pinagtagal ay nakatulog ang tatlong turista. Hanggang ang isa sa kanila ay nagising at nagulat na lang siya nang siya ay nakakadena at may takip sa bibig at ang kanyang mga kaibigan ay hindi niya alam kung nasaan. Si Mick Taylor, ang mabait na estranghero, ay lumalabas na hindi isang Samaritanong inakala nilang lahat. Si Taylor ay isang halimaw na nakikipag-usap sa kanyang mga biktima sa parehong tono kung tinutulungan niya sila upang ayusin ang kanilang sasakyan o kung ibinibitin niya ang kanyang mga biktima sa poste para i-torture. Ang tunay na kwento ng Wolf Creek ay naganap mga 2,000 kilometro ang layo mula sa Wolf Creek National Park sa Northern Territory. Noong July 14, 2001, umalis ang mga British Nationals na sila Peter Falconio at Joanne Lees mula sa Alice Springs sa Stuart Highway. Gabi na noon, pinilit kunin ng isang technician na nagngangalang Bradley John Murdoch ang kanilang atensyon at sinabihang huminto dahil may napansin siyang spark mula sa tambutso ng kanilang van. Naglakad sila Peter at Murdoch sa likuran ng sasakyan upang tumingin sa paligid at sinabihan si Joanne na paandari ng makina. Nang maglaon, sinabi niyang nakarinig siya ng putok ng baril. Lumapit si Murdoch sa bintana ni Joanne, hawak ang isang revolver. Itinali niya ang kanyang mga kamay at dinala sa kanyang four-wheel drive na sasakyan. Pagkatapos ay umalis si Murdoch upang balikan ang katawan ni Peter. Nakatakas si Joanne sa puntong iyon. Nagtago siya sa kakahuyan habang hinahanap siya ni Murdoch kasama ang kanyang aso. Sa huli ay nagsawa rin si Murdoch sa paghahanap kay Joanne. Naghintay si Joanne ng ilang oras upang matiyak na wala na talaga si Murdoch at hindi na babalik. 2 driver ng truck ang huminto at nakakita kay Joanne at siya ay sa wakas na nailigtas. Si Murdoch ay nahuli sa pinakamalaking investigasyon ng pulisya sa Northern Territory sa kasaysayan. Nakumpirmang bumisita siya sa Alice Springs sa parehong araw na nandoon sila Joanne at Peter. Ang mga bidang characters ng Badlands na sila Kit at Holly ay batay kina Charles Starkweather at Carol Fugate.
na nagsagawa ng mga krimen na ikinagulat ng bansa noong 1958. Nag-drop out si Charles sa high school noong siya ay 16 na taong gulang. Si Carol Ann Fugate ang kanyang kasintahan at kalaunan ay partner in crime, ay ipinakilala sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Si Carol ay 13 taong gulang noong panahon na iyon at si Charles ay 18 taong gulang na. Sa kabila ng 5 taong agwat ng kanilang edad, agad na nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa. Ginawa ni Starkweather ang kanyang unang pagpatay noong siya ay 19 na taong gulang pa lamang. Noong November 30, 1957, nagpunta siya sa isang gasolinahan at nagtangkang bumili ng laruan para kay Fugate. Nang matuklasan ng manager na si Robert Colbert na wala siyang sapat na pera, tumanggi siyang bentahan ito at pilit pinaalis. Bumalik si Starkweather kinabukasan ng 3 a.m. na may dalang shotgun. 2 beses siyang pumasok sa tindahan. Sa 3 pagkakataon, pumasok siya na may suot na bandana at cap para itago ang kanyang muka at tinutukan ng baril ang manager. Pinilit niya si Colbert na i-unlock ang safe ng tindahan at kinuha ang lamang pera nito bago niya pinilit na magmaneho ang manager papunta sa isang liblib na lugar. Doon ay walang awang pinatay ni Starkweather ang inosenteng manager. Noong January 21, 1958, nagmaneho si Starkweather patungo sa tirahan ng kanyang girlfriend na si Fugate na armado ng baril at mga bala. Ang ama ni Fugate na si Marion Bartlett at ina na si Velda Bartlett ay parehong binaril hanggang sa mamatay gamit ang armas na dala niya at ang kanilang sanggol na anak na babae, si Betty Jean, ay napatay sa sakal at saksak. Ilang araw silang nanirahan sa bahay kasama ang 10 pamilya ni Fugate matapos maglagay ng sign sa pinto na nagsasabi na ang buong sambahayan ay may trangkaso. Hindi doon nagtapos ang krimeng ginawa nila Starkweather at Fugate. Nagmaneho sina Starkweather at Fugate sa isang mayamang lugar sa Lincoln at pumasok sa tahanan ng negosyanteng si Chester Lauer Ward at ang kanyang asawang si Clara. Pinatay ni Starkweather ang kanilang kasambahay na si Ludmilla Fensil habang naghihintay sa pag-uwi nila Lauer at Clara. Si Clara ang unang dumating na mag-isa at sinaksak din hanggang sa mamatay. Pinaril at pinatay ni Starkweather si Lauer Ward na umuwi siya ng gabing iyon. Ang mga pagpatay kina Wards at Fensil ay nagdulot ng galit sa Lancaster County. Ang mga lokal na otoridad ay nagbahay-bahay upang kumalap ng impormasyon tungkol sa mga kriminal. Nahuli ang magkasintahan sa highway malapit sa Douglas, Wyoming. Si Charles Starkweather ay binitay noong June 25, 1959 sa Nebraska State Penitentiary matapos nalitisin at nahatulan ng murder. Si Carol Fugate na nahatulan din ay binawasan ng sintensya mula habang buhay at ngayon ay naging 30-50 taon noong 1973. Si Fugate ay naparole noong 1976. Pelikula ay sumikat bilang isang true story. Ngunit mas tama na sabihin na ang inspirasyon ng pelikulang ito ay base sa mga totoong buhay na krimen
ng serial killer sa Wisconsin na si Ed Gein, na kilala rin bilang ang Butcher of Plainfield. Si Gein ay kilala sa paghuhukay ng mga bangkay mula sa sementeryo at paggawa ng mga souvenir mula sa kanilang mga buto at balat. Si Gein na nahatulan noong 1968 sa pagpatay sa isang may-ari ng hardware store na si Bernice Worden ay naospital sa kalaunan dahil sa sakit sa pag-iisip. Natuklasan ng mga sheriff ang katawan ni Worden sa isang shed. At sa pagsisiyasat sa tahanan ni Gein, natuklasan nila ang ilang nakakatakot na artifact na nagsilbing souvenir ni Gein sa kanyang mga biktima, kabilang na ang mga maskara. Nagkaroon ng obsesyon si Gein sa kanyang namatay na ina. Pinanatili niyang malinis ang kwarto ng kanyang ina habang ang iba namang bahagi ng tahanan ay mabaho at marumi. Para kay Gein, ang kanyang mga souvenirs na gawa sa balat ng kanyang mga biktima ay nagpapalapit sa kanya sa kanyang namatay na ina. Pabor ba kayo sa listahang ito? Baka marahil ay may gusto kayong paboritong crime movie na hindi napasama sa listahan. I-comment na ninyo sa baba ang title at bakit ito ang paborito nyong true crime movie. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa Dilim.